morning! Welcome back to my channel! Gaya-gaya lang sa mga sikat. Wala naman masamang mag-idolize, diba? Good morning po. Bale, fifth day ko na ng quarantine today. Oo, ang ingin na naman ng manok na inahin na yan. Ang ingitlong yata. Naisip kong mag-video today. Mga ibong housemates. Pag sila pumasok sa bahay, habang lumilipad sila paikot, ayan no, parang binubomba nila ng ipot yung wall. Oh. Hindi ko pa nalilinis. Medyo nagmamansya kasi yung mga ipot nila. Paikot yan. So makukulit kasi sila basta bukas ang pinto. Pumapasok talaga sila lumilipad. Eh, nung nandito ako, natsatsagaan kong punasan agad yan. Minsan kasi binubuksan nila ate itong bahay. Para naman nakakasingaw yung loob. Ayun. Pinupugaran nila yan. Napakataas kasi kaya ang hirap pinisan. Dapat may hagdan. May lang, maaga pa tinatanggal ko na. Kasi ang pangit naman na meron sa bahay na ano. Pugad. Puro ipot kasi sila. Katama na sa labas lang. Kahit nasa may gutter lang sila. Ayan. Ultimo cortina. May ipot talaga, you know? Ayan. Ayan po. Ayan po. Pero kung nandito lang naman ako, mabilis ko naman silang napupunas. Meron kasi sa Jessica Soho na may mga ganyang ibon din. Tumira sa bahay niya. So, ang ginawa niya, lumipat na lang sila sa ibang bahay. O, nagpagawa yata sila ng bago. Then, hinayaan nila yung mga ibon sa bahay nila. Siguro, mayaman siya. Kayang ipaubaya yung bahay nila na maganda. Nakita ko sa ano eh. Napanood ko sa TV. Sa akin, tama na sila sa gutter. Wala na akong titerhan pag binigay ko sa kanila to.
Hello guys, I'm back. Tapos na ako mag-video ng mga balitsa sayaw sa labas. Sobrang kumonti sila. Siguro yung mga bata, sinusungkit nila. Yan kasi ang gustong-gusto nila. Ewan pa kapag kabata ka eh. Gusto mong mahawakan yung ibon. Kapag nandito ako, nasasaway ko sila. Kaya dumadami sila. Pero ngayon pagdating ko, medyo ang nipis ng pugad nila. Sobrang tagal na nila dyan. So, may 14 years na sila dyan sa bubong. Halos mula nang ginawa itong bahay na to. Gamot daw siya sa hika. Ang masaya din sila pagmasdan. Sa umaga, lumilipad, paikot-ikot sa paligid. Lalo na pagka medyo umaaraw pa lang, lipad sila ng lipad. Ang napansin ko lang sa kanila, yung pugad dati na nahulog. Kahit na yung pugad ay luma na, pinag-itlogan na ng iba. Tiniterhan pa din ang ibang ibon. Then sa gabi, nandiyan sila. Kung meron silang inakay, yung mag-asawang ibon, nakahang sa tabi ng pugad. Para silang panike. Then may time naman na nag-aagawan sila sa pugad. Nahuhulog ito. Na hindi sila karaniwang bato na kakapit ng husto yung pugad nila. Kasi yung may ibang part na nalalagyan nila ng pugad na may pintura. Yung karaniwang nakikita kong ibong nido sa Palawan, puting-puti yung pugad nila. Halos parang puro laway nila. Yung balin sa sayaw, di, ganito ang pugad. Fiber, para mga ganon. Bunot ng nyug, magagaang dahon ng punong kahoy na isasama nila. Then yung laway talaga nila, konting-konti lang. Pero pag nabasa to, nag-expand yung laway nila. Pagka nga ito'y nabasa, pagkatapos ay inangat mo, ang bigat. Siguro mag-search ako paano gumawa ng nido soup. Diba? Parang kapag ka nandyan lang sa bahay mo yung ganyang klaseng ibon eh, kahit may permisyong dulot, tulad dito sa bahay, nag-iipot, magiging concerned ka na din sa kanila. Kadalasan, meron silang bumabagsak na inakay. Then, hindi ko naman mabalik yung pugad nila. Tapos, gustuhin ko man na alagaan sila. Dati, hindi ko pa alam. Pero ngayon na, nakakapanood ako sa YouTube ng mga inakay na sobrang liliit pa nila na tinatsagaan nilang pakainin, lumalaki, then nabubuhay talaga, then nakakabalik sa wild, sa alaga ng tao. Siguro, pagka may napansin ako nahulog, hindi ko na siya hahayaan na nilalanggam ng buhay. Or, minsan kasi itinatabi ko lang sa isang lugar na feeling ko'y safe sila doon. Ano nga, hindi man maibalik. Ilalagay ko sa isang sulok. Sa isip ko, ano bang gagawin ko sa'yo? Napakaliit mo, hindi pa kita mapakain ng mga kulisap or uod. Yung kasi yung thinking ko eh, ang pagkain nila mga kulisap uod. Pero dun pala sa, pwede pala siya gatas, ano, dropper mo siya. Tapos, kahit na medyo ang limit ng pakain mo habang sila'y sobrang liit, wala pang balahibo, halos parang butikik pa lang. Kaya nabubuhay pala yon hanggang sa tubuan ng balahibo, makatalon-talon siya, makadamo sa, ano, makalipad-lipad, nagkasalumipad na lang siya. Masubukan ko kapag may nahulog. Karaniwan kasi nahuhulog talaga sila. At wala ka naman magawa kundi maawa na lang. Iisipin mo na lang, ay ganyan talaga ang nature eh. Ano lang talaga sila. Darating mawawala. Bakit ganun din naman ng tao, di ba? So, yan muna guys. So much about ibong nido, balin sa sayaw.
Until next video po. Salamat.